Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So for today's vlog, so update ulit tayo patungkol po kay Main and Alden Perrin ngayong hapon. But before that, guys, kung magpasalamat muli, simulang sa upang support sa mga daily updates patungkol po sa kanilang dalawa. Ito na, simulan na po natin guys. So ngayon, present po si Main Mendoza si EB, but ito yata ay ano na lang, tape na lang po siya. Makikita natin dyan guys na nakadress po si Main Mendoza. Overall dress na suot po niya, black, parang black white, tapos parang drawing na flowers, kung di ako nagkakamali I guess, pero the same time ganun po man. So meron pong lumabas po na picture, ito makikita natin dyan, diba naka sweatshirt po si Main Mendoza na nakaraan. So nanghilig po ang mga BVs ng Aldab Nation, which is pareho po silang naka sweatshirt yung nakaraan guys, si Alden dun sa ball show po niya sa gawing Mactan Cebu, and then si Main Mendoza sa Bulaga, di ba, naka-sweatshirt po siya. So, and ayun, wala lang, parang sinabi ko lang po na nahihilig po mismo sila sa sweatshirt, kasi una sa lahat guys, so kahit sobrang init, naka-sweatshirt sila, di ba. Pero eto guys, isa para sa nakita natin at talagang nagkakaguluhan ngayon ng True Blooded ADN. So itong picture po na to mula sa 101.7, hindi ako nagkakamali, Love Radio. So yung isa sa mga parang picture frame kasi to guys. So kumbaga, sabi ko nga, di ba, magsasoko ko. So ito po yung napansin po natin. Nagpunta ako sa page po ng 101.7. So halos lahat po ng mga balita po nila or news po nila today, pinaka latest or nung nakaraan at ngayon, gamit po yung frame na yan. So pare-pares po ng yung date po na nakasulat, which is yung sinatinutukoy na Aldab Nation and True Blooded ADN na 2005. Guys, design lang po yan sa frame. Ulitin ko, design lang po sa frame yan. Kung 2005 yan, makikita natin dyan guys, na 14 years old pa lang siguro dyan si Mr. Spotted. Diba? Si Main Mendoza naman, mga nasa 9 years old pa lang or 10. Kasi una sa lahat guys, 2005 po yung sinasabi po ng mga True Blooded ADN at Aldab Nation, which is yun po yung tinutukoy po nila, sabi nila matagal na daw yung picture po na yun. De sana mukhang bata po mismo sila. Diba? Sabi ko nga sa inyo, ginamit lang po yung frame po na yan ng Love Radio para po pag-design po sa kanilang mga binabalita. Kasi ang dami ko nakitang ganyan sa kanilang wall sa Facebook, sa Twitter page po nila, which is pare-parehas po ng frame. Puro ganyan, 2005, February 2005, ayan. Puro ganun po yung design. Kaya hindi tayo magtataka kung bakit susukohin po ito ng True Blooded ADN at Aldab Nation, which is, yun po yung nakorek ko lang po guys ha. Baka na naman kasi pagtawanan po kayo ng ilang mga netizen sa mga nakakita na sinuko po ninyo, pero mali na rin po ng interpretation yung pagkakatingin po ng True Blooded ADN at Aldab Nation, di ba? Kasi may video po yon, at gaya po ng sinabi ng isang Aldab Nation, napanood niya yung bismo yung video po na yon na nasa roller coaster po sila. Kasi ako guys ha, so alam ko ang Aldab Nation galit po doon sa isa, which is sinasabi po nila na edited picture, edited videos, and the fake videos yung ginagamit. For the same time, ganun pa man, still, yung mga sinosoko po or parang nakikita po nila sa social media, na parang hindi talaga totally, pagkakatiwalaan yung post. So huwag nyo na pong i-grab, di ba? Kasi una sa lahat guys, pag nakita po yung ibang netizen at na-check po nila, talagang magkakaroon po sila ng opinion about po sa pananaw po ng Aldab Nation. Pero at the same time, sabi ko nga, respect na lang po sa bawat paniniwala at pananaw po ng bawat isa. Dahil una sa lahat guys, sa bawat ganito, sa mga hindi pinapansin ng bawat isang miyembro, is talagang masasabi natin magkakasundo-sundo lahat kasi walang pakailamanan, di ba? So yung paniniwala ng Aldab Nation sa kanila lang, paniniwala po ng ibang fans sa kanila lang, so walang banggaan, so tahimik ang lahat, di ba guys? So yun lang po yung isa sa mga napansin po natin and kinorek lang po natin guys. For the same time, ganun pa man, still alam ko gustong-gusto nyo na pong makita si Main and Alden na magkasama. Pero at the same time, sa pagkakataong to, hindi pa talaga mapapagbigyan. Dahil unsa lahat, mas tumitindi po ang sorsuela. Nagaya po ng sinasabi po ng True Blooded ADN at Aldab Nation. Di ba? Isa pa sa napansin ko ngayon, live po ang Sparkle sign for Stardom. Kasi sabi po ng Aldab Nation, which is wala na daw po kontrata si Alden or parang tapos na this October or November.
kung tapos na, may chance na talagang nandun po si Alvin Richards. Pero, nasa sa kanya na lang po yun kung talagang pipirma po siya or hindi na. So, kapag pumirma po si Alden, mas lalo daw po lulugmok po yung career po niya. Which is, yun po yung sinasabi po ng True Blood at ADL at Alvin Mission. Pero kung hindi daw po pumirma si Alden, mas matutuwa po ang Damnation kasi gusto po nila yun. Di ba? Pero the same time kasi kapag hindi pumirma si Alden Richards, which is, Lana, ano na siya eh, freelance artist na rin siya. So, kagaya po ng ilang pong artist na palipat, pwede na siya magpalipat-lipat mismo ng management ng station, di ba? So, pwede siya mapunta sa 2, sa 5, or sa 7. Nagaya po ang ginagawa po ni Min Mendoza, minsan nasa 5, minsan nasa 7, di ba? Pero still, ay naki Alden Richards pa rin po yun kung piperma po siya ngayong araw na to. So, ayun ang guys, isang update natin ngayong hapon. But before that, nais ko magpasalamat muli sa inyo. Walang sawang pag-suporta sa mga daily updates patungkol po sa kanilang dalawa. And thank you guys sa panonood and see you for my next video. Bye-bye guys!